Good afternoon. Happy Monday po sa inyong lahat. So yung una po natin, 5,220 laptops. Mostly para sa mga teachers natin. Pag may mga ICT needs ang ating mga mag-aaral, meron din po sila. Sa Science High School natin, sinama na natin na junior and senior high school. So 5,220 laptops. Ngayon, kaya ako po iuulat sa inyo ito. Gusto ko pong makita ninyo, gusto kong maging transparent sa inyo. Dahil yung total po sa lahat ng learning devices natin, pati yung sa video editing para sa DepEd, yung paggawa ng modules para sa mga bata, ang total po niyan, 1.25 billion. Sabihin na natin 1.3 billion pesos. So kailangan ko pong maging transparent at bukas sa inyo. Paano ba natin ginamit yung pondo? Paano ba napili yung mga nanalong bidder? Paano natin binili yung 1.3 billion pesos worth of equipment and services? So ito po, papakita ko sa iyo isa-isa. Papakita ko sa inyo isa-isa. Nakita niyo naman po mula sa pre-bid conference hanggang sa bid mismo. Naka-Facebook Live yun, yung formal posting natin. Very strict tayo dun sa mga requirements ng GPRA. Sa lahat po, lahat ng mga requirements, sumunod po tayo very strictly sa batas. Para walang masabi at alam ng lahat, pati yung mga natalong bidder, alam nila na patas tong ginawa natin. Wala tayong pinaburan, hindi po luto ito. 1.3 billion pesos of your money, taxpayers' money, used wisely, effectively, and honestly, higit sa lahat, honestly po. So ito po, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Magsisimula tayo. Per item po, i-discuss ko sa inyo. At again, kasi siguro yung Facebook Live ng bidding, no? Kahit yung pre-bid conference, ilan lang naman po sa inyo ang nanood doon. And okay lang naman po. Okay lang naman po, hindi naman, medyo technical po yun. Hindi ko naman ini-expect na papanoorin siya ng lahat ng tao. Pero ito po, para sa mga interesado, malaman yung at least yung summary natin. Nandito po siya. So again, open bid po ito. Basta bumili ng bid docs, pwede magpakita ng bid. Meron pong mga na-disqualify at pero na-disqualify po sila dahil hindi po sila hindi nila na-meet yung mga standards natin. Ayon sa batas din naman po yan. So, ilalapit ko ng konti siguro. Pwede ba't mula dito yung ano? Yan, kita niyo na po. Baka meron akong pwedeng patungan kasi ano tayo dito. And hawak-hawak ko lang po yung laptop. Pero sisimulan ko na rin po. Ito po ang ating 5,220 laptops. Yung approved budget of contract. Ito po, baka mainip po yung iba. Pero okay lang ho. Yan. Pagka ano, fast forward nyo na lang kung naiinip po kayo. Yan. Yun. Okay, so meron kaming impromptu table. May ipakita ko sa inyo. Ano ba yan? Yan. Ang ganda ng table namin dito, sabi ko sa inyo. Sige. Okay. Yung approved budget of the contract, basically, yan po yung budget. Hanggang dyan yung pwede natin gastusin. Hindi po ibig sabihin kailangan ubusin yan. Based dun sa mga builders na qualified, ayon sa batas, kung sino yung lowest bid na responsive at tumutugon po dun sa minimum specifications natin. Halimbawa, sinabi natin yung tablet dapat quad-core sa elementary, octa-core dun sa high school. Basta na-meet nila lahat, pati yung service provider, yung service stations, ma-meet nila yung minimum standards. Kung sino po yung pinakamababang bid na nag-meet sa minimum standards and qualifications natin, yung specifications, yun po yung mabibigyan ng kontrata. Ayon po ito sa batas. Hindi po ako nag-imbento nito, hindi po Pasig ang nag-imbento nito. National laws po, sumusunod lang po tayo. Very strictly, para patas po tayo, walang masabi na may pinaburan tayo. So, simulan natin. Again, yung approved budget of contract, ibig lang po sabihin yan, yung naka-alat na pera. To make it very simple. Ayan po yung naka-alat na pera. 287 million. So, sinabi namin, baka hanggang 55,000 pesos per unit, more or less. Ang nanalo hong bidder, ito pong
Accent Microtechnologies, Lenovo ThinkPad E15. Ito po yung total bid nila, 227 million pesos. Price per unit ng laptop is 43,000 pesos. 43,500, nandiyan naman, nakikita niyo naman yung exact numbers. 21% lower than the approved budget of contract. Sila po yung nanalo. Ngayon, kung makikita niyo po dito sa una, meron pong nagbid na sobrang baba. Yung per unit niya, nasa 22,500 lang. Ngayon, nung nakita po namin yan, or nakita nung back, hindi ko pa nga tinignan yun, after ko na lang tinignan, ano, magtataka ka po talaga. Paano ka, yung standards namin, na yung estimate nung una is more than 50,000 pesos, paano ka makakapag-bid ngayon na 22,551 yung per unit cost mo or na yung per unit na makukuha mo? So, medyo unbelievable. Pero kung talagang na-meet niya naman yung standards, edi siya pa rin yung mananalo. Ang problema ho, hindi niya na-meet yung mga qualifications natin. O hindi niya na-meet yung mga specifications natin. Yung nasa TOR ho, hindi niya po na-meet yan. So ano yung mga dahilan? Bakit po na-disqualify ito? Bakit na-disqualify muna? Hindi ko nababanggitin yung company na yun. Kasi ayoko naman na baka magka-issue pa. O baka sabihin, na-disqualify na nga sila. Siniraan ko pa. Huwag naman ganun. So hindi ko nababanggitin yung pangalan nila. Hindi na po para anuhin ko yung reputasyon nila. On my side lang, on the side of the LGU, kailangan lang malinaw na kaya sila na-disqualified. There are several reasons. Una, hindi sila nag-meet dun sa requirement ng meron silang authority to sell from the manufacturer. Okay, meron silang pinakita pero luma na, 2015 pa yun, walang current at hindi naka-specify na pwede nila ibenta sa atin yung tablets, yung para sa later na item po yun. Pangalawa, yung requirement na meron silang at least 5 service centers, hindi po nila na-meet yan. Pangatlo, yung requirement of being an established brand in the Philippine market for at least 5 years. Importante yun kasi mamaya may mag-setup lang ng company, fly-by-night pala yan. Hindi po ano, baka magka-problema, baka hindi mag-deliver. Hindi natin masabi, baka hindi naman pala totoo yan, nag-bid lang, manggugulo lang pala, or baka sakali, o mag-assemble ng kung ano-anong anong klaseng clone, no? Hindi natin masabi, di ba? So kailangan at least 5 years, reputable brand yan. Hindi rin nila napatunayan yun. In fact, nagpadala sila sa amin ng certification mula sa SM na kinikerry daw ng SM yung products nila. Pero luma na yun. Tinanong namin yung SM, Appliance Center, kinikerry nyo ba yung produkto na ito? Sabi sa amin ng SM, hindi. So dun pa lang, medyo red flag na. At tama lang, sumasang-ayon ako sa desisyon ng back. Open naman kami kung magpaprotesta. Thankfully, hindi naman nagprotesta na. So yan po yung reason bakit na-disqualify itong bid na sobrang baba. Hindi na, ano yun, hindi ka. Ito yung sinasabi ni Presidente Duterte na minsan nagkakaroon ng corruption o nagkakaroon ng anomalya o problema kapag sa lowest bidder. Pero sa amin, on the part of the LGU and the part of the Bids and Awards Committee or BAC, kailangan lang sobrang ingat tayo na hindi tayo magpapaloko, hindi tayo hindi tayo careless pagtitingin ng mga requirements. Nakita natin may reason to disqualify, disqualify natin. Okay ho, so yan yung dahilan. So yung nanalo ho, ulit itong ThinkPad E15, you know, ito yung pinost ko sa dito sa Facebook, sa Twitter, 43,000 per unit. So next, 77,000 tablets for our elementary school students. Elementary and high school, mas mataas ng konti yung specs ng high school. So pinig namin sa 6,000 per unit itong para sa mga elementary school students. Yung approved budget for the contract is 462 million pesos. So nakikita natin yung una, same company po ito dun sa laptops na disqualify for the same reasons na nabanggit ko na. Medyo mababa, para hindi ka na maniwala na na-meet nila yung specs sa less than 5,000 pesos. Ang nanalo ho, ito pong Accent Microtechnologies Inc. or AMTI, Lenovo Tab M8 Quad Core po. At tingin ko maayos naman po yung at de kalidad naman yung nakuha natin dito. So yan po, 77,000 tablets for elementary school students naman ang nanalo dito. Ang mabibigyan or nabili natin na tablets.
And then, so, yan ho, pinapakita ko po lahat na bid. Di ko na po iisa-isahin. Basta yan po yung lahat na nagbid. And this is public record. Kung may humingi po nito sa amin, bibigay namin. Very transparent po tayo dito. In fact, yung bidding mismo, naka-Facebook Live yun nung nakaraan. Of course, siguro ilan daan lang sa inyo yung nanood nun. Regardless, nandun pa rin siya in its public record. Bukas po tayo sa lahat. Next, 63,000 tablets para sa ating mga high school students. Ang approved budget for the contract dito, ABC, is 441 million. Nakapeg siya sa 7,000 pesos per unit. So inuulit ko, ilang beses ko na rin po nabanggit, pero ulitin ko po, yung ABC, yan po yung nakalaang pera. Pero kung sino po yung lowest bidder na nasa tamang specifications, yan po yung mananalo. So ganun din po, yung nag-submit ng bid na pinakamababa, na disqualify po yan, same reasons pa rin po doon sa item 1 sa laptops and sa item 2 sa ES students na tablets. Same din po, same reason kung bakit siya na-disqualify. Ano? So ang nanalo, iba naman, Cosmic Technologies, Cherry Mobile, E80 Plus, Octa-Core para sa mga high school, both junior and senior high school students natin. Ang bid price nila was 371.7 million. 371.7 million, 16% lower than the ABC, bali 5,900 po per unit yung bid price. Ay, ito ho yung price per unit na nakuha natin. Maaring mas mataas, maaring mas mababa sa market price. Pag tiningnan niyo halimbawa sa ano ba yung sa price.ph ba, ano ba yung mga price.ph, basta may mga website, di ba, makikita niyo, o kahit sa Shopee o sa Lazada, ay ko alam kung saan kayo bumibili ng ano bang website na pang na, or punta kayo sa mall o sa computer shop, magkano ba yung tablet doon, magkano ba yung gato. It doesn't mean that it will be the same or lower. Basta kung sino po yung nag-submit sa amin ng bid, sino yung pinakamababa sa tamang specs, yan po ang kailangan natin i-emphasize dyan. Again, alam natin nagkakaroon ng minsan ng hocus-pocus o anomalya dito sa ating mga lowest bidder. Nangyayari talaga yan. Ano, minsan hindi binibenta yung bid docs sa mga ibang gustong mag-bid. Alam natin yan. Alam natin yung mga nangyayari. Kaya talagang sobrang ingat natin, lalo na pag ganito kalaking amount na 1.3 billion pesos for everything. Sobrang ingat talaga natin na wala, kumbaga yung sinasabi nga sa wikang English, yung beyond reproach, na walang masasabi ang kahit sino, walang bahid. So ayan ho, Cherry Mobile yung nanalo sa ating mga high school students. Nakita ko po yung casing ng Cherry Mobile. Ang ganda ho. Ang ganda ho. Maayos po, tapos mukhang matibay talaga. So and then nasubukan ko din siya. Hopefully, ano naman. Pero ang importante dito, meron naman silang service centers. Kung mabigay sa inyo, sa dami niyan, sa 63,000 pesos, baka may masira kaagad, may defective. Basta hindi po kasalanan nung user, pwede po natin ipaayos yan at magbibigay sila ng kapalit niyan or iaayusin po. Pero kung masira po yung tablet, pinukpok nyo ng martilyo yung tablet, hindi na po natin papalitan yun. Kasalanan nyo na po yun. Bakit nyo ginawa yun? O kung talagang negligence na hinagis ng bata o ano. So, hindi na po pwede. Babalik sa learning modules na manual or paper-based yung estudyante. So, makakapag-aral pa rin siya, pero hindi yung optimum. Nakita ko yung mga modules pala ng mga teachers natin. Ang gaganda. Mamaya, discuss ko rin po. Siguro nakita niyo po dun sa video kanina. So, ito ho, 63,000 tablets, 441 million yung ABC, nanalo ho, 371 million, 16% lower than ABC. So, yan. No? So, 5,135 yung sa elementary school students na tablet, 5,900 naman yung para sa mga high school students. Yung mga Pasig Science High School, yung mga may IT na subjects, laptop po yung makukuha ninyo. Huwag kayong mag-alala. At syempre, hindi naman po pwede magbibigay lang tayo ng learning device tapos walang software. So ito, hindi ko naman kabisado. Kayo na bahala mag-compute kung tama ba ito. Dalawa lang po yung naging bidder natin. Ay, parang hindi lumabas. Ayun, na-late lang.
dalawa lang yung naging bidder, yung nanalo is 7% lower than the 41.6 million na ABC. 38,884,000 pesos ang nanalo, Redenta. Tama ba? Redenta Technologies yung nanalo, yung mga software. So usually naman yan pag software, halos pare-pareho lang naman presyo niyan. Pero dalawa lang yung nagbid sa atin. Siguro, mas interested yung mga tech companies magbid dun sa malalaking amount. Ano? So, dalawa lang. At next, yung sa video lesson production, ABC is 15 million pesos. Isa lang yung nagbid. Siguro naliitan na sila kasi yung kanina 400 million. Sabi nila, dito kami magbibid sa 15 million. Wala nang pumansin. Pero si Masangkay Computer Center, nanalo po siya, yung bid niya is 14.2 million. At nakita ko kanina yung mga sample video lessons ng mga mga teachers natin, ang gaganda. Sulit na sulit tong 15 million or 14.2 lang pala. Sulit na sulit tong 14.2 million pesos na ginastos ng LGU. Importante to, from video production, yung sa pag-shoot ng videos, ang mga teachers natin na artistahin, yan na po, may mga video lessons po sila. Ang gaganda ng mga ginawa nila, in fairness po sa teachers natin, hindi lang po masipag, pero mahusay din po. Kaya saludo po ako sa mga guro ng Pasig, sa napakaiksing panahon, ang ganda kagad ng output ninyo. Saludo po ako sa inyo. At ito pong 14.2 million na video lesson production, sana makatulong po talaga para maging professional at maganda po yung mga papanoorin ng teachers. Sigurado maganda yung resolution, maganda yung pagkaka-edit. Sa totoo, mura na nga ito. Pag magpagawa kayo sa labas or sa ibang kumpanya, 15 million, baka ilan minutes pa lang na ito, ilan hours ito. So this is actually a very good price. Ano, so pupunta po ako sa next slide, yung summary po natin. So ito po, ano, yung main, yan, nakikita niyo po, medyo mali ito, ano, yeah, okay. So ito ho, isa-isahin ko po ulit, so from laptops, tablets for elementary, tablets for high school, yung software, video lesson production, approved budget of contract, para po sa mga ngayon lang po manonood or ngayon lang po nag-tune in. Yung ABC, yan po yung approved budget for the contract. Ito po yung pondong inilaan natin para sa proyektong ito. So total is 1.246 billion. So 1,246,700,000 plus. So ito po yung nakalaang, pero dahil bukas po yung bid natin, tinitingnan lang natin kung nag-meet sila dun sa minimum standards or specifications natin, katulad ng dapat may service center sila, ito yung specs ng tablet or ng laptop. Meron po tayong savings na 16% or 200 million. So ang gagastusin lang ng lungsod ngayon ay 1,047,460,000 plus. Ngayon, anong gagawin natin dun sa savings na 200 million? Ito po yung pagkukuhanan natin o gagastusin po natin ito para sa mga late enrollees and transferees. So ibig sabihin, pag sinabi natin na ang bawat mag-aaral ng Pasig, pampublikong paaral ng Pasig, ay makakatanggap ng tablet or laptop, lahat po talaga ang ibig natin sabihin. So ito po, sasapat na po ito para mabigyan kahit yung mga transferees and late enrollees. So don't worry, mga, lalo na sa mga magulang, maraming nagme-message sa akin, kaka-enroll ko lang ng anak ko, transfer ako galing sa inyo, bago lipat kami sa Pasig. No problem. Hindi rin po kailangan, inuulit ko po, hindi po kailangan ng barangay certificate. No need. Kasi alam naman ng mga teachers, di ba? Yan yung nalaban ko dati pa na ay, mga benepisyo na binibigay natin sa mga mag-aaral, hindi na natin titingnan yun kung butante ba yung magulang, may barangay certificate. Wala na po. Basta naka-enroll ka sa school, alam naman ng DepEd kung sino yung naka-enroll, yun na lang po yung listahan. Yun po yung bibigyan natin. Kahit nga po hindi sa Pasig yung address niya, kasi basta naka-enroll siya doon, kung ano yung requirements ng DepEd para makapag-enroll siya sa pampublikong paaralan sa loob ng Pasig o within the division of city schools ng Pasig, edi bibigyan po natin yun. So again, dahil po sa savings natin, dahil sa open bid na ginawa natin,
ito po, gagamitin natin itong amount na to, gagamitin natin yan para sa mga transferees and late enrollees ng mga pampublikong paaralan ng Lungsod Pasig at ng Division of City Schools ng Pasig City. So maraming salamat po sa kina Ma'am Evalu, ang ating SDS, sina Sir Vijay, sa lahat po nung tumulong sa amin. Hindi rin namin ito magagawa bilang LGU kahit naglaan kami ng pera, inayos namin yung programa, yung bidding process, we made sure that it is real, open and transparent. Pero hindi rin namin magagawa to, lalo na pagdating sa mga specs, kung hindi dahil sa number one, sa tulong ng DepEd mismo, at lalo na ng ating division, again, si Ma'am Evalu, but also sa ating technical working group ng BAC. Yung technical working group, yung mga na-assign dito. So, thank you. Job well done po sa inyo, sa mga magulang naman at mag-aaral na nanonood nito. Siguro excited na rin kayo na makuha yung mga tablet ninyo. Sana magamit nyo yan na motibasyon sa inyong pag-aaral, na ma-excite kayo na mag-aaral sa bagong school year na ito. Malapit na ho. Excuse me, sabi doon. Tapos na. Sige lang. Excuse me po. Ngayon, ano yung sinasabi ko? Ma-excite tayo. Alam mo naman tayo, pag may bagong gadget, nakakagana mag-aral, di ba? Ilalak po yan ng mga teachers natin. So, yung mga kung ano-anong app or games, baka hindi nyo po ma-access yan. Pero, okay lang. Again, yung mga sample videos na nakita ko, okay talaga. Maganda. At kung mag-aaral ako, feeling ko gaganahan din ako mag-aral eh. So sa kinukuwento sa akin ni Ma'am Evalu kanina, 4 hours of content per day, 1 hour lang po dyan yung video, yung iba digital worksheets, may mga activities, tapos yung conversation ng bata at ng mga guro. Na importante pa rin po yun, hindi naman po yun basta ito module, bahala na kayo sa buhay ninyo. Magiging hands-on pa rin ang mga teachers natin. So again, salute to our teachers, mga frontliners din po yung mga yan. Medyo matindi itong hamon sa atin ng panahon at ng pandemyang ito. Kakayanin po natin ito. Basta gawin din natin ang ating ang tungkulin bilang magulang, bilang mag-aaral, bilang mamamayan. Let's be responsible, let's study well. At ito pong tulong ng pamahalaan sa inyo, huwag natin sayangin. Kahit nasa bahay lang tayo, kahit blended learning, Let's continue with the education of our next generation of Pasigueños. Okay, so bago po ako magtapos, tingnan ko lang po kung may mga common questions. Basta kung yung sa teachers, basta kung ano po yung binigay sa aming listahan ng tawag dito, ng DepEd, mabibigyan po kayo. So check nyo na lang po sa division niyo kung nakasama kayo sa listahan. Kung hindi naman po, pwede natin ihabol para sa mga new teachers. Habol na lang natin. Again, dito po natin kukunin yan. Sana save po natin. Diyan natin kukunin yan. So hindi, pag sinabi po natin kasing savings sa bidding, hindi po yan yung savings na savings sa end of the year. Iba po yun. Ano? Ayaw naman natin na malaki savings ng pamahalaan. Pero savings na dating napupunta sa korupsyon, yun po, gusto natin yan. At gagamitin natin yan bago magtapos ang taon. Kapag may dalawang estudyante sa pamilya, parehas po silang makakatanggap. So, kahit kung meron po kayong 14 na anak na nag-aaral sa pampublikong paaral ng Pasig, 14 din po yung tablets na makukuha ninyo. College po, PLP lang. Yan lang po yung sakop namin. Pero titingnan po natin kung yung mga hindi po makakuha ng scholarship mula sa Pasig City Scholarship. Tira natin. Baka dito na po natin gagamitin yung mga nag-donate sa atin. So, at the moment, meron tayong mga 200 plus tablets na may nag-donate. Pwede natin ibigay yan sa mga college students na hindi kasama po dito. So, gawa natin ng paraan, tingnan natin hanggang saan ang kakayanin ng lokal na pamahalaan natin. Pero yung PLP, meron po kayo, pati teachers, meron po, huwag kayong mag-alala. Yung IELTS, yung SPED, yung teachers lang po yung meron.
kasi yung ALS naman talagang naka ano na sila, 'di ba? May mga packets na sa lagayan dati pa. So ipagpapatuloy lang po natin 'yun. Pero yung teachers, bibigyan din nila, kasama na po sila dito. Yung SPED naman, baka hindi po kasi angkop 'yun sa ano, pangangailangan ng lahat ng mga SPED natin. Pero yung teachers po may laptops. Aha. So tingin ko, ayun po, ano, may pahabol pa bang tanong? Mukhang wala na naman. Ah, may isa pa. Yung mga ibang tanong, dapat diretso na po sa school tanungin. Pero again, kina-clarify ko po, yung barangay clearance, hindi po kailangan yan. May nagkalat lang, hindi ko alam kung saan ang galing yung chismis na yun. Ano, yung iba kumukuha na ng barangay clearance, pero hindi po kailangan yun. Kaya maging maingat po tayo kung saan tayo kumukuha ng impormasyon. Minsan yung fake news, hindi naman sinasadya eh. Minsan yung fake news, hindi naman malisyoso yung gumawa, talagang nagkamali lang. Meron din naman talaga na malisyoso talaga at masama yung intention. Pero kailangan maging mapanuri tayo sa nababasa natin sa Facebook. Baka, hindi ko alam, baka may teacher rin na nagsabi nun, pero kinokorek po natin, basta naka-enroll ka sa school, makakuha ka po ng tablet. Okay, so again, ito po, pera po ito ng mga taxpayers. Ako bilang mayor, ang trabaho ko na i-manage ang pera na ito kasama ang mga kawani natin sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Trabaho ko po bilang alkalde na mga siwa, tingnan kung maayos ba yung mga proseso natin. Nagagamit ba sa tama ang pera natin? Ito ho, 1 billion sa ngayon ang gastusin natin, pero aabot yan sa 1.2 kasama dun sa mga late enrollees and transferees. Pero sulit na sulit ang investment na ito. Hindi po ito gastos. This is an investment for the next generation of Pasigueños. Kaya sulit na sulit po ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Hanggang sa susunod na Facebook Live natin. God bless you po. Huwag kalimutan ng mga health protocols. Stay safe. Ingat po parate. Stay strong and healthy po, mga Pasigueño. Thank you.